Hello mga Becks! For today's video, magluluto tayo ng igato. So dapat bago tayo mag-umpisa, nakaprepare na lahat ng mga ingredients natin. Dapat nakababad na rin yung baboy sa toyo. Binababad yung baboy para malasa na agad siya. So first, magigisa tayo ng bawang. Pag medyo brown na, isunodan natin yung sibuyas. Feeling ko expert na akong magluto. Feeling lang ah, kasi masarap daw yung luto ko. Chos! Dahil sa pagkukuping vlog ko, marami na akong natututunan, kaya dapat magaling na ako. Char! So pagkagisa ng bawang at sibuyas, ihulog na natin yung baboy. Hindi kasama yung pinagbabara na toyo. Hindi naman mahirap lutuin to. At konti lang naman ang ingredients na kailangan. Paalaala, ang recipe na ito ay hindi originally sa akin. Nagaya ko lang din sa YouTube. Sayang, specialty pa naman to ng nanay ko. Sana nakapagpaturo ako nung nabubuhay pa siya. So pagkagisa, takpan lang natin. Then after 5 minutes, lagay na natin yung toyo, yung pinagbabaran. Tapos lagyan na natin ng laurel para bumango. Haluin lang at takpan ulit at maghintay ng 20 minutes. Takpan din natin. Makalipas ang 20 minutes, check natin yan. Nang mga oras na to, malambot na ang baboy kaya ilalagay na natin yung atay. Pagkalagay ng atay, haluin lang natin ng maigi. Tapos maya-maya ilalagay na natin yung suka. Paglagay ng suka, hindi natin yan tatakpan. Iiwan lang natin ng mga 2 to 3 minutes. Hindi nga pala matagal lutuin ng atay. Kasi pag matagal mo siyang niluto, masyado na siyang kukunat. Pagtapos, haluin lang natin ng maigi. Tapos maya-maya lang ilalagay na natin yung carrots at saka yung bell pepper. Yung iba, binilalagyan pa yan ng pasas. Pampasarap din yun eh. Pero ako hindi ko na nilagyan kasi medyo may kamahalan dito. Isang carrots at isang bell pepper lang ang nilagay ko. Pero nasa inyo na rin kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Kasi ako konti lang naman yung baboy at saka yung atay na nilagay ko, kaya tama na yung tig isang pirasong gulay. Haluin lang na maigi. Tapos maya-maya lalagyan na natin ng pampalasa tulad ng asin at ng durog na paminta. Pakonti-konti lang ang lagay ng asin para matansya kung tama na yung lasa. Kasi mahirap mag-adjust pag napaalat yan. So haluin lang natin na maigi. Sa mga oras na yan, naaamoy ko na yung bango ng niluluto ko. Pero hindi pa dyan nagtatapos yan kasi meron pa tayong ilalagay na sikreto. Pero syempre pag nakita na ninyo, hindi na yan sikreto. Char. So yung kanina, pagkahalo lang, takpan lang natin. Mga isang minuto lang para maluto yung gulay. Tapos ihahalo na natin tong reno. Yan ang pampasarap at mampalapot sa niluluto natin ngayon. Haluin lang na maigi hanggang sa mag-well combined na siya. At siguraduhin din na wala ng buo-buong reno. Tapos takpan lang natin siya ng mga isang minuto. And then tikman ninyo kung okay na yung lasa, kung tama na yung asin. At kung sa tingin ninyo okay na ang lasa, ready to serve na po yan. And tada! Okay na po yan. Kain po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakishare na lang po. Yun lang. Thank you. Bye!